Baka pagtataka eh, ba't ko umilik? Eh, pwede namang mga media na lang ang lumahok dyan, tsaka yung hindi pinipili, di ba? Mas maganda nga eh, parang convention ng mga media, nasa media, magpapa-register ka lang. Ginagawa dati yan eh, ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, pagka mayroong mga seminar, ang KBP sa mga broadcaster, mapayan ay announcer, mapayan ay komentarista o newscaster, mga kaibigan, lalo na yung mga komentarista nung araw, ini-sponsoran niya ng KBP, ba't hindi nila gawin na ipatawag isang araw para sa mga broadcaster, isang araw para sa mga nasa print media, ano po? Eh kasi nagtataka tayo, ano ba purpose nun? Yung pala, kailangan yung itatanong mo, eh idadaan mo sa COMELEC, for approval ng COMELEC. Eh ginagawa lang yan, martial law, di ba? Hindi pa nila sinasabi ang ganyan. Eh binabanggit na natin, di ba ho? Na nung martial law, dahil walang media, bawal ang media, eh ano ho eh, ano tawag dito? Lahat ng ilalabas na balita i-air, ha? Ibo-broadcast. Kailangan dadaan sa Malacañang para aprobahan muna kung po pwede. Pati sa mga pahayagan, ganyan po eh. Ngayon, ito'y sinasabi natin, di ho ba? Para nang sa ganun, kasi may mga tanong na hindi naman na itatanong ng mga panel dun eh. Di ba? Di katulad nung karamihan kasi sa mga komentarista, ito yung talagang nakakahalubilo ng mga tao. Yung mga nasa malalaking impilan, di naman nakikipag-socializing yan eh. Di ba? Hindi katulad nung mga komentarista, talagang lumalabas yan. Nagpupunta yan sa mga lugar na ginagamit na istambayan, ha, sa garapal na salita ng mga kapwa nila nasa media rin o kaya mga commentator din. Kaya nung araw, maraming forum eh. Sa panahon nung huling panahon na ni Marcos, nung wala ng martial law, nakabalik na yung mga media, ano po, nagumpisa na. Tinayo na yung mga kapihan sa Maynila, yung United Nations Workers Club Forum, mga kaibigan, at nanganak pa ng nanganak yan, puro forum, alam naman ninyo dito sa Pilipinas, ang mga Pilipino, gaya-gaya po tumaya. Hanggang sa pagdumami na yan, puro falsifikado na nangyari tuloy, di ba? Nagiging katayan ng katotohanan, di katulad nung simula na nag-usbungan yung mga fora. Tawagin niyang fora pag marami, di ba? Mga kaibigan, nung umpisa yan, talagang balanse. Katulad sa United Nations Workers Club, yung kapihan sa Maynila. Maganda nung araw yan eh, nung nag-uumpisa yan eh. Nung araw, napaghaharap yung magkalabang opinion. Yung opinion ng mga tuta at saka ng mga kalaban, di ba ho? Ng mga oposisyon, napagsasabayan. Sa ibang pagkakataon naman, halimbawa, ngayon magsasalita yung kasi iba ang format nung kapihan sa Maynila, ha? Kesa doon sa format ng United Nations Workers Club diyan sa Manila Hilton. At saka iba, magkaiba ng crowd. Ha? Yung sa United Nations Workers Club Forum, very formal yun. Merong national anthem, ha? Merong panalangin, pagkatapos merong acknowledgement of guest, ha? Pagkatapos merong introduction of guest, magsasalita muna yung panauhin, mag-i-speech yun. Pagkatapos ng speech, tsaka siya
tatanungin sa isang tinatawag na open forum. Ibig sabihin, organize. Eh doon kasi, doon ako na-train eh. Ha? Doon ko nasaksihan yung pagpapatakbo ng mga forum. O ngayon, pagka nagtatanong na mga kaibigan, o kaya naging guest ngayon ay pro-administration, pro-Marcos. Sa susunod, mag-iimbita naman ng nasa kabilang bakod, mga kaibigan. So, nasasagot yung issue. Halimbawa, pinag-usapan ngayon, nagsalita si yung isang pro-administration o government official na pro-Marcos. Eh, sa susunod, yun namang mga luminaries. Halimbawa, sa legal profession, marami yan eh. Sila Abby Sarmiento, mga dating justice yan eh. Yung mga magagaling magsalita eh. Halimbawa, sina Joker Arroyo, di ba? Imbitahan naman yung sa susunod. Pero, may pagkakataon sabay. Kaya doon, nagsasagutan sila. Yan, inaabangan niya ng mga television. Ha? Para doon sila makakuha ng scoop nung araw. Eh wala, lately, ginawang hanap buhay eh. Kinalakal nitong, kaya yung mga forum na pigsasalita yung mga politiko dyan, wala na ho yan. Katayan na yan ang katotohanan. Katulad nung kinukwento ko sa inyo, di ba, may forum, mga kaibigan, kasi ini-sponsoran na sila ng kwan eh, ng gobyerno, ng mga padcor, bago sila magtayo ng forum para may pangkapi sila, eh, susulat muna sila, ha, para humingi ng sponsorship sa PAGCOR o kaya sa PCSO or any government agency and government-owned and controlled corporation. Yan. Na sila ang gagastos para dun sa kakainin ng mga bisita. Hindi ka mukha nung sa United Nations Workers Club. Eh, magbabayad ka ng kakainin mo. Kung gawin ang forum dun, lunch eh. Kadalasan, lunch. Oh, bago ka pumasok doon sa venue, may ilamesa sa labas, magbabayad ka kung magkano yung sineserve na lunch, ha, doon sa forum. Kaya ang mga dumadalo doon ay talagang nakikinig, ha? At hindi po yung mga nakikikapi lang. Ha, katulad sa mga forum ngayon. Ang dami diyan, no, si Linggoy Alcuas, yung mataba, mga kaibigan. Eh, kung magpunta sa forum yun para makakain ng libre. O, isipin mo yan. Ang dami nilang ganon. Magkakapareho sila ng estilo. Nakakahiya, mga kaibigan. O, meron naman doon sa Intercon, hindi naman forum yun. Informal club naman yun. Doon naman, makakahalubilo mo. Pwede kayong magkwentuhan. O, pwede mo na rin silang tanungin. Pero informal yun. Hindi official yung mga... Yung mga, minsan nga yung mga sikreto, doon mo malalaman, di ba? O kaya doon ka makakahugot ng karunungan, ng kaalaman, doon sa mga nakakahalubilo mo ron, di ba? O makakausap mo, mga public official, pag nakita nilang nagkukumpulan yung mga komentarista, makikiupo yun doon. May isang pagkakataon nga eh, kami nila Rod Navarro eh, tsaka si Kauding Bartolome, dami namin eh. Mga kaibigan, eh, dumaan itong si Ruben Torres, yung dating kawatan dyan sa Department of Lagay, mga kaibigan. Aba, eh, kasi si Kauding Bartolome, dating ano yan eh, tauhan ng Department of Labor, nung hindi pa sila magkaaway ni Cablas Ople. Nakita niya si Kauding. Sabi niya, oh, Kauding! Sabi niyang ganon. Eh, ang payat-payat mo ah. Sabi niyang ganon. Bakit ka nangayayat? Sabi ni Ruben Torres. Naging executive secretary ni FBR yun, di ba? Alam niyo, sagot ni Kauding, na tumalsi kami lahat eh. Sabi ni Kauding Bartolome. Ah, oo, sabi niya. Kasi wala na akong manakaw eh. Buti ka pa. Lumaya si Ruben Torres eh, mga kaibigan eh, napahiya eh. Oh. Ganun ho sa Interco nung araw, mga kaibigan. Meron pa dun eh,
Ito'y kukwento ko sa inyo ha. Ako hindi ako palaaway na tao. Marami, nagbabanatan kami nung araw, mga taga-radyo. Yan, kami nila Rod Navarro nung araw. Banatan sa radyo. Pero pagdating sa ganyan, kapihan, kahit nagbabanatan kayo, nagkakausap kayo. Ha? Ngayon, isang araw, merong bumanat sa akin sa radyo. Ha? Ito, kamamatay lang nito kamakailan. Di ko nababanggitin ang pangalan, ha? Mga kaibigan, pasensya na kayo. Ito'y dekada 90 ito eh. Dekada 90, mga 1995 nangyari ito. Doon mismo sa Intercon. Ako hindi ako mahilig dyan sa yung babag, yung away-away. Oh, eh medyo bata-bata pa tayo na, nasa edad 30 lang tayo eh, ha? Mahigit. Oh, eh may isang commentator na nagbabanatan kami sa radyo. Eh akalain ninyo, biglang sinugod ako ron. Dumating ako sa Intercon. Umupo ako, doon sa upuan, nakita ko si Kauding. Kung saan nakaupo yun, doon agad ako umuupo eh. Oh, eh masarap kakwentuhan yun eh. Nandun pa si Lucio de Gala. Oh, pagkatapos, maya-maya dumating si Tet Garcia. Yan ang pangalan. Nung panahon na yon, governor doon sa Bataan, umupo sa lamesa namin, di apat kaming nakaupo. Itong si Tet Garcia, may dala-dala pang Coca-Cola na nakalagay sa lata. Ngayon, dumating yung commentator. Ha? Kamamatay lang nito, kailan lang namatay ito eh. Sa TV pa nga to, nung hanggang sa namatay siya, nasa TV. Ngayon, pagdating doon, eh nakaupo ko, tumayo sa gilid ko. Eh ako nakangiti kasi akala ko eh kamukha nung mga nakakaraan pagka nagkakabanatan, baliwala pag nagkita-kita. O akalain ninyo pinagbuhatan ako ng kamay. Ha? Hindi ako nasaktan eh. Ang umiral sa akin, hindi ko maintindihan eh. Hindi ako sanay sa away ha, mga kaibigan. Abay sinapak ako. Ano, nakaupo ako. Nagulat ngayon, di ba? Ako. At yung sinasabi nila na ang paningin mo, di ba, may sinasabi pagkano, malis ka nga dyan, baka magdilim ang paningin ko. Ah, di ba, sinasabi yan? Hindi pala totoo, doon ko naranasan na ang katotohanan pala, pag yung sinasabing nagdilim ang paningin mo, hindi pala magdidilim. Kasi pag sinabi mong dilim, itim yun. Di ba? Eh, wala akong nakita kundi puti eh. Yung pala yun, puti ang nakita ko. At nung ako ay, mas malaki siya sa akin ha, mataas siya sa akin at may edad sa akin. Nung ako'y matauhan na, ha, eh, sakal-sakal ko siya eh. Habang pinagsususunto ko yung mukha niya. Ito totoong nangyari ito. Ito'y pinag-usapan nito sa lahat ng himpilan ng radyo, nakarating ito sa kaalaman ng mga broadcaster. Yung oras na yon, wala ron si Rod Navarro, mga kaibigan. Ha? Punong-puno yung coffee shop na yon. At nung natauhan ako, sakal-sakal ko siya ng isang kamay habang sinusunto ko yung mukha. Abay, dumating ang dalawang security malalaki ni Enrile. At itinula kami para kami magkahiwalay. Sinalya kami pareho. Ako'y tumalsik din, pero hindi man ako natumba. Yung sumuntok sa akin, napahiga eh, mga kaibigan eh. Kasi ang lalaki ng mga umawat sa amin, siguro mas malakas ang awat sa kanya. Kasi panahon na yung galit sa kanya si Enrile. Oh, mga kaibigan. Oh, yung alam ko pa pangalan ng security ni Enrile, si Jake, yung malaki katawan, ako po. Ah, parang yung lumalabas sa Suma si Mike Max Laurel, ganun ang itsura noon eh. Oh, ngayon, dito malsik na kami. Pero alam nyo, yung isip ko, alam ko susugurin ulit ako. Eh di steady lang ako. Pero kumukuha rin ako ng buwelo. Na alam ko, susugurin ako. Oh, nung sinugod ako, eh, tinadyakan ko. Ha?
Nung malapit na siya sa akin, eh tinadyakan ko sa dibdib. Tinamaan sa sikmura eh. Mga kaibigan, bumulag ta ngayon. Ha? Tumama pa rin sa lamesa bago bumagsak sa sahig. Mga kaibigan. So sa madaling salita, eh binuhat na siya nung mga security dahil ako hindi naman ako yung bayolente. Self-defense lang ako eh, mga kaibigan eh. Binuhat siya ng mga security ni Enrile at inihagi siya sa labas. Nakita ko pa yung salamin, meron siyang salamin sa mata eh. Pero hindi niya suot yun nung nag-away kami. Pinulot pa nung security at sabi ko, yun oh, salamin niya yun oh. Kuping-kuping yung salamin na basag. Pagkatapos, nung tadyakan ko pala siya, hindi muna siya bumagsak. No? Ah, bumagsak siya sa lamesa ng pahiga. Pagtayo niyang gano, muntik niyang madaganan si Enrile. Nasalo siya nung gwardya, yung security ni Enrile. At binuhat na siya, pigtulungan na siyang buhatin ng dalawa security ni Enrile. Inihagi siya sa labas. Eh palibasa nga, galit si Enrile sa kanya. Ang ginawa ko, bumalik ako sa upuan ko. Nasa likod lang yung inuupuan ko, nasa likod lang ni Enrile. Mupo ako ron. Pagkatapos, dumating yung hotel security. At kinausap ako, sabi sa akin, eh gusto niyo bang i-blatter? Kasi kailangan nating i-record eh. Oh, sige o. Di ni-record, no? Tapos sabi, gusto mo bang ireklamo sa police? Oh, sige kako. Oh, pagkatapos, kaya lang kako, babalik muna ako ron at babayaran ko lang yung kape ko. Baka mahanapin ako ng mga waiter. Pagbalik ko, pagpasok ko ng coffee shop, bay nagpalakpakan ng mga tao. Ha? May sumisigaw na si Eddie Figueras, yung naging vice mayor ng Maynila nung araw. May mga barko yun eh. Kilalang tao yun dun eh. Kay Percy Lapid tayo, sumisigaw na gano'n, akala mo sabong ang nangyari kasi hindi ho nangyayari yun dun. Ha? Doon ho bangasan ng utak dun eh. Hindi ho bangasan ng mukha eh. Yun ang kauna-unahang nangyaring gulo ron. Kaya napag-usapan ho yun. Ibig ko sabihin, kakampi ko lahat yung tao. Very sympathetic sa akin yung mga tao dahil ang sabi nung isa, yung mga tauhan ni Enrile, nananahimik niya yung tao ron eh. Sinuntok niya. Bigla siyang darating dito, manununtok siya ng tao. Oh. Pagkatapos, tinawag ako ni Enrile, sabi, iho, lika rito. Nasa long table si Enrile. Maupo ka rito sa tabi ko. Napapagitna namin si Enrile, sa kabilang side niya, sa kanan niya, ang nakaupo si dating assemblyman, Jerry Espina. Yung Jerry Espina, bata ni Marcos yun, mga kaibigan. At yun ay ninong ko sa kasal. Yun eh, boxer ho talaga yun. Talagang totoong boxer yun. Maliit na tao yun, pero yun eh, buksingero. Mga kaibigan, commentator din kasi yun sa radyo bago siya naging assemblyman. So ngayon, pag upo ko sa tabi ni Enrile, pinagmamalaki nun Jerry Espina na inaanak ko yan, anya, inaanak ko yan. Tinanong ako ni Enrile, iho, ano ba nangyari? Pero ang ngiti ni Enrile, ang gantenga eh. Kasi ho, galit siya rin sa tao, mga kaibigan. Ang sabi ko eh, binabanatan niya ho ako sa radyo, ang ginawa ko lang ho, sumagot ho ako. Siyempre, pagtatanggol ko rin ang sarili ko. Sabi niya, ganun ba? Hinay-hinay lang anya, bata ka pa. Simula no naging mabait sa akin si Enrile. At merong okasyon na nag-away, may nag-away din doon pero hindi suntukan gano'n na ganong kalaking balita ang nangyari yung sa amin eh.
dalawang commentator eh, sa ibang himpilan, pinag-usapan nila. Nakarating ito sa lahat ng mga nasa radyo, maliit at malaking himpilan. Si Rod Navarro, nung makita ko, eh, inastahan ako ng karate ni Rod Navarro. Sabi sa akin ni Rod Navarro. Mga kaibigan. Ngayon, alam ninyo, doon ako nag-umpisang makilala ng mga lahat ng tao ron. Naging mabait sa akin, pati yung mga waiter ng coffee shop na yan. Kasi noon, tahimik lang ako eh. Pagpasok ko ron, hahanap ako ng upo ang tahimik pag wala si Kauding Bartolome. Magsosolo ako hanggang sa may mga dumarating na makikiupo doon sa akin. Mga kaibigan, kasi doon pwede kang umupo, pwede ba rito, bakante. Magkakapi rin yun para meron siyang kakwentuhan. Ganun doon eh, informal na club yun eh. Yung 365 Club, mga kaibigan, sa Jeepney Coffee Shop ng Intercon Hotel. O, kinukwento ko lang sa inyo. Ha? Saan ba ako galing? Doon sa mga forum-forum ano. Ito ho kasi. Kasi napag-uusapan nyo sa Comelec, hindi ho ba? Ngayon, kalimutan na natin yan. Yung commentator na yun, ha? Ito. Pagkatapos nung pangyayaring yun, dahil nga pinag-usapan sa lahat, alam nyo, naging epekto sa akin, na konsensya po ako. Hindi ako nagyabang o ano, hindi ho eh. Ang umiral sa akin, konsensya ko eh. Nagkaroon ako ng awa dun sa tao. Sapagkat doon ko nalaman na may mga taong nagagalit sa kanya. Na natuwa dahil sa pangyayari. Eh kung gusto nyo, sa loob-loob kung matuwa kayo dun sa ano, sa nangyari sa kanya, kayo na lang. Ha? Pero sa akin, baliwala eh. Kasi nakalamang naman ako, di ba? O ano pa gusto mo? Hindi naman ako manlulupig, katulad ng marami dyan eh. Pagbagsak na, tatadyakan pa yung tao eh. Alam nyo, ginawa ko? Ito ha, nagkaroon, nakiusap sa akin itong kampo ni Villar. Ito yung kinukwento ko sa inyong, nakatulong ako sa mga yan eh. At saka doon sa bayaw niyang mayor, naging mayor ng Las Piñas, yung kauna-unahan takbo noon, si Nene Aguilar. Kinausap nila ako para kasunod dito nung pangyayari. Siguro mga 2-3 weeks yung okasyon na pina-organize sa akin. Kasi malapit na eleksyon eh, ilang araw na lang eh. Ang sabi sa akin nung bata ni Villar, ano ba raw ang pwede kong maisip na maitutulong sa kanila? Dahil ang nilalakad nila na manalo ay yung si Nene Aguilar, first time na tatakbong mayor during that time. Sabi ko, masyado ng gahol sa panahon na lumapit kayo. Marami pa sana akong pwedeng magawa na i-organize. So, ang pinaka magagawa ko na lamang ay gumawa ng isang okasyon na dadalo ang mga commentator sa radyo sa iba't ibang istasyon, mga kaibigan. O, anya, di sige, kako, kasi maliit man ang himpilan ha, nitong mga ibang papupuntahin natin, kahit 5,000, 10,000, may nakikinig dyan, di ba? Makakatulong yan para pagandahin ang imahe nitong si Nene Aguilar. Sige Anya, magkano ba Anya magagastos? Ito ka ako magagastos, padadala ko sa iyo yung kwenta. Nung sinabi ko, tinawag ko, okay na, igo mo na yan. Nag-organize ako. Gumawa ako ng okasyon na fellowship, ha? Isang sama-sama ng mga broadcaster na merong inanyayahang mga panauhin. At inanyayahan namin si Nene Aguilar, nandun si Enrile. Ewan ko kung hindi ko matandaan eh, imbitado ko rin yung si Gloriang Makapal eh. Ha? Ako nag-organize. Madalit sabi, kahit papano may pocket money yun eh.
yung pondong ibinigay sa akin eh. Ang ginawa ko, eh tinawagan ko, ito ah, tinawagan ko yung taong naagrabyado sa aming away na hindi naman ako ang nagpasimuno, mga kaibigan. Yun eh dahil sa konsensya ko. Kahit yung ibang broadcaster galit sa kanya eh. Paano wala rin konsiderasyon yung gumagkamisan yung taong yun? Ha? O ngayon, inimbita ko siya at siguro naramdaman niya kagad na yung tawag ko sa kanya ay wala akong pagtatanim ng anumang galit. Kaya ang sabi niya, darating ako. O nung dumating siya, kasama siya sa inabutang ko, di ba? O nung pondo na ibinigay, mga kaibigan, di tayo swapang dyan eh. Di katulad nung iba, ibubulsa nila yan, mga kaibigan. Ito naman, babanggitin mo lang eh. Babanggitin mo lang na ang tumatakbo dyan sa Las Piñas ay ito, si Nene Aguilar. Ayan po, mga kaibigan. Di ka naman magsisinungaling, di ba? Ala ka namang kasong ididepensa mo ito. Yun lang ang hinihiling nila. Makilala si Nene Aguilar. Marinig ang pangalan niya, di ba? Aba, akalain ninyo pagkatapos ng eleksyon, ilan ang nilamang ni Nene Aguilar? 1,000. I-1,000 eh, ang boto. Pero simula nun, mga kaibigan, hindi na natalo, hindi na bumaba, hindi na umalis. Hanggang sa halos, hanggang ngayon ay parang sila na may-ari ng Las Piñas. Sali-sali na lang, naging political dynasty. Mga kaibigan, kinukwento ko lang sa inyo ang sistema nung mga panahon na yon. Yun eh, panahon na ni FBR yun eh, bago mag-eleksyon. Oo, si FBR na nakaupo nun dahil 1992 naupo si Kwan, si FBR. 1995, yun nangyari yun. Kasi 1995, merong midterm election, mga kaibigan. So, ganyan ang uri ng mga nasa media nung araw, yung samahan. Hindi katulad ngayon, walang hiyaan talaga. Talagang, yung ngayon, iba na ho. Kita mo, mga dyaryo ngayon, ginagawang, kung ano yung ginagawa ng troll, gano'n na rin. Paninira na lang talaga, mga kaibigan. At saka, away-away talaga ngayon. Patayan, mga kaibigan. Mauuwi yan doon sa ganung mga pangyayari sapagkat napasok na itong media. Nagka-interest na dito sa media yung ibang hindi dati media. Ginamit nila ito para mapagharian nila. Oh, loko. Ayan ang nangyari. Dahil yan saan? Dahil sa kaswapangan ng iba. Kaya nagkaganito media, madali nilang nabuwag ang media. Sipo, binuwag ni Duterte media. Halos walang matira. Mga kaibigan, yung natira, natatakot. Hindi nyo napansin ngayon, wala na. Ha? Bakit? Pagka ano ka ngayon, pumuna ka, kukuyugin ka ng troll nila. Di ba ganyan ang ginawa sa akin nung unti-unti? Mabuti na lang, alam nila na ako, kinampanya ko si Duterte, kaya wala silang mai-issue laban sa akin. Mga kaibigan, di ba? At anim na buwan, sabi ko sa inyo, pagkatapos nun, natunugan ko na eh, na hindi gagawa ng matino ito. May mga kasama akong nagsasalita nun sa programa ko eh, na isinasama ko eh. Alam nila eh, mga kaibigan eh, natunugan ko kagad, hindi po pwede yan ganyan. Mga kaibigan, bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig,
may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng